What's up mga kapitbahay? Welcome back sa aking channel. Today's topic, gagawa tayo ng PMS. So ano nga bang meaning ng PMS? Preventive Maintenance. So let's go, samahan niyo ako. Ayan mga kapitbahay, explain ko lang sa inyo, no, bakit nga ba importante ang preventive maintenance sa ating mga PC, katulad sa bahay mo or di kaya sa opisina. Kasi ito mga kapitbahay, no, kasi pag nasa bahay, syempre yung computer natin mayroong intake, mayroong exhaust. So intake na yun, matik, lahat ng alikabok ipapasok ngayon sa loob ng PC mo. Kaya kapag hindi mo siya maintenance, dun ang kanyang heatsink is magbabara. So magiging hindi normal yung ikot ng fan mo. Kaya magkakaroon siya ng tinatawag natin na naka-maintenance mode. So bibilis yung ikot ng ating CPU fan. And then ang temperature na normal na dapat na kailangan ng PC natin is hindi siya magiging normal, tataas po siya. Kaya may possibilities na ang mangyayari sa PC natin kapag hindi natin na preventive maintenance, maghang siya kasi nag-overheat siya. Ayun, kaya halos lahat na kadahilanan ng mga problema ng ating mga kapitbahay na may mga PC is nag-overheat or namamatay minsan, kasi dahil nga doon sa CPU niya, ang heatsink niya barado na ng alikabok. Usually po mga kapitbahay, palagi ito nangyayari sa mga naka-laptop. Yun, kapag naka-laptop kasi tayo, automatic ang ventilation nun, maliit lang. Kaya dapat malinis palagi ang kanyang heatsink and exhaust, yung butas sa gilid, para hindi siya mag-maintenance mode, para hindi siya mag-overheat. So kadalasan sa desktop, kapag nag-maintenance mode palagi ang ating exhaust fan, automatic yung mga kapasitor natin minsan lulobo, ganon. Kasi yun yung mga nagka-cause na bakit bumabagal yung CPU mo or nagkakaproblema yung motherboard mo. Kasi syempre sa sobrang init, hindi niya nailalabas lahat ng init, kaya lumulobo ang ating mga kapasitor, lalong-lalo na sa mga lumang motherboard. Kasi sa mga bago ngayon, ang dami na niyang heatsink na nakakabit sa motherboard, kaya hindi na ay maiiwasan natin ng konti. Pero kapag sobrang barado talaga, tapos sa katagalan masisira pa rin talaga. Kaya mas maganda talaga kapag naka preventive maintenance or malinis palagi ating PC. So yan po yung sekreto kung bakit tumatagal yung PC ng mga ibang tao, kasi syempre alaga nila sa linis, di ba? Kaya iwas overheat, iwas hang, kaya ganon, para tumagal pa yung lifetime ng iyong desktop or iyong laptop. Okay, so let's go, mag-maintenance tayo. Papakita ko sa iyo kung paano, and then may konting explain kung paano mag-preventive maintenance ng iyong personal PC or office PC naman yan. Okay, so eto disclaimer para to sa mga hindi ganun ka familiar ko. Kasi meron ibang mga tao kasi na kapag bumili ng PC, taon nila bago linisin. So possible na magkakaroon ng problema yung motherboard mo o yung PC mo, maghang ganun, kasi syempre, di ba? Okay, so kailangan talaga maintenance. Let's go. Kapag nag-preventive maintenance, ano nga ba yung mga dapat na kailangan nating gamitin? Ito. Screwdriver, brush, flat screwdriver, and then vacuum. Okay, let's go. Ayan mga kapitbahay, for example, ito yung PC mo, no? Ito yung PC mo sa office or sa bahay. So ganito lang pag-maintenance lang po niyan, simple lang. So kailangan mo lang ng ito, vacuum, brush, screwdriver syempre. And then hindi mo naman kailangan ng eraser, kasi hindi mo pa naman, ano, kunyari bago pa naman yung PC mo, pwede naman yan. So hindi mo naman natatanggalin yung memory or yung video card. So cleaning lang tayo for alikabok saka mga dumidimi sa loob ng PC mo. So ito, bubuksan natin to. So yung mapapansin, ayan, madumi pa siya. Kaya let's go, may maintenance natin. Open mo lang. Paano nag-open? Kasi di ba sa mga dating PC, kapag naka-hard drive, sensitive yung hard drive. Pero kapag naka-SSD ka naman, kahit maalog, okay lang yan. Ayan, buksan mo lang yung takip. Tapos ganito mga kapitbahay, ang importante kasi dyan, ito yung mapapansin. Kita nyo ba? Ayan, ito. Ito yung CPU fan. Ay, dilim na. CPU fan. And then,
ito yung exhaust, dapat matik dito sa heatsink ng CPU fan, walang nakabara dyan. At saka kunyari may video card ka, matik kasi pag video card mo nakaganito, nakasaho dyan, automatic yung mga alikabok papatong dyan, parang ganito papatong ng ganyan. Kapag kumatong kasi ng ganyan, kapag tumatagal, parang nagkakaroon ng mga ano, parang yung alikabok nagiging conductor. So ang possibilities, magiging grounded yung pyesa ng video card mo or yung LAN card mo, ganon. Or kahit dyan sa motherboard, kapag sobrang daming alikabok, parang magkakaroon ng something na parang magkakashorted, ganon. Lalo na kung napapasukan ng mga EPCPs, pag mababasa or maihi, ganon, matik yun, grounded. So, paano nga ba? So, ito, tip to mga kapitbahay. Kapag nag-maintenance kayo ng PC mo, kunyari, ganito. Or ito, vacuum mo. Kapag binacuum mo kasi yan, automatic, iikot yung ano, di ba, yung fan. So, possibilities po yan, kapag umikot yung fan ng iyong PC, automatic. Siyempre, yung fan na to, dynamo to, di ba? Kapag nag-counterclockwise, automatic, mag-produce siya ng electricity. So, possible, kapag nag-produce ng electricity, may masisirang pyesa dito sa motherboard mo. Kaya dapat, kapag nag-vacuum ka ng malakas, automatic, pwede mo siyang kailangan ng ganito, ng screwdriver para hindi umikot or bubunutin mo mismo sa motherboard para kapag nag-vacuum ka, hindi siya magkakaroon ng electricity, hindi siya magka-counterclockwise. Kasi once na nag-counterclockwise yan, automatic, yung power, ibabalik niya. So, magkakaroon ng shortage yung iyong mga parts na iyong motherboard. So, magkakaroon ng shorted, magkakaroon ng power surge, ganon. So, minsan, masisira yung processor mo or hindi magdi-display, ganon. Kaya dapat, lahat ng fan dapat pigilan mo kapag nag-vacuum ka. For example, ganito. Buksan natin. Yan, ito. Ganito lang yan. Okay. Pigilan mo lang siya. Yan. Ayan, ganyan. Oh. Pigilan mo lang ng ganyan. Para hindi siya umiikot. Ito yung ano, power supply. Okay lang kahit umiikot. Kasi pag umiikot naman yan, papunta talaga. Tsaka may capacitor yan eh. May ano, diode na pumipigil. So dito importante. Sa CPU, tsaka itong system chas. Ano yung system fan? Tapos konting brush lang. Natanggalin mo lang yung mga nagbabara. Ayan, nagbabara dito sa heatsink. Importante kasi dito sa heatsink, dapat yung hangin diretso. Diba? Ayan, ganun lang. So, tuloy-tuloy lang natin yan. Hanggat sa matapos, medyo madami-dami ito. Nasa 20 paraso. Nasa 20 paraso. Okay? Pwede rin naman mga kapitbahay, kapag wala kayong ganito, pwede rin naman yan. Brush lang nyo yung ano. Ang importante dito, wala lang talagang nakabara dyan. So, pwede kahit brush lang. Konting brush. Importante lang, makasingaw lang yung heatsink. Para hindi mag-overheat. Pero mas maganda may ganito kayo. Diba? Ayan yung pupansin, no? Linis na. Parang bago na ulit. Okay. So, ito. Ituloy-tuloy lang natin ito hangkat sa matapos. Let's go!
So ayun mga kapitbahay, kung gusto lang nyo talaga na maging mahaba ang buhay ng computer nyo, or di kaya magiging smooth ang takbo ng computer nyo, huwag nyo lang po kalimutan na palagi nyo i-PMS. Kasi importante na malinis palagi ang computer para smooth yung takbo ng ating computer, okay? So ayan mga kapitbahay, sana nakatulong ako at sana nakabigay ako ng magandang idea sa inyo, okay? So salamat sa panonood and thank you so much for watching, and God bless us all, and bye.